Walang tigil na digmaan at putukan ang nangyayari sa Israel at Palestine. Mga infrastruktura at kabahayan ay sira at wasak. Maraming inosente ang napahamak. Buong mundo ay nakabantay sa kapi-kapilang pagsalakay. Ano nga ba ang pinag-ugatan ng tumitinding digmaan? Bakit tila di na matapos-tapos ang gulong ito? Anong digmaan na ba ang kanilang kinasangkutan? At ano katotoo na ang krisis na ito ay mula di umano sa hula ni Nostradamus? 6 na digmaang naganap sa pagitan ng Israel at Palestine. Iyan ang ating aalamin. Number 6, Israeli-Arab War, 1948. Nang umalis ang British sa pinag-aagawang lupain, United Nations ang naging responsable sa tensyon sa pagitan ng Hutyo at Arabo. Ang desisyon ng UN ay hatiin ang lupain sa 2 estado. Hindi kinilala at hindi naging masaya ang Palestinian sa hatian, kaya nagresulta ito ng mas matinding pagkagalit at di pagkakaunawaan. Kaya mas lalong tumindi ang tensyon noong 1948, kung saan sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Arab at Israeli. Ito ang Arab-Israeli War, dahil ang kalaban dito ng Israel ay hindi lamang Arab-Palestinian, kundi mga Arab countries na nakapalibot sa Israel. Pinagtulungan ng Palestine, Egypt, Syria, Lebanon at Iraq ang Israel sa gera. Pero sa huli, dahil suportado at protektado ng mga banyaga, nanalo ang Israel sa digmaan. Kaya nahati ang Palestine sa 3 magkakahiwalay na teritoryo: ang Israel para sa mga Jewish, at ang West Bank at Gaza Strip naman ay para sa Palestine. Nagdiwang ang Israel sa kanilang itinuturing na kalayaan at siya namang kahihiyan sa mga Palestinian, dahil halos mahigit 700,000 Palestinians ang naitapoy matapos ang digmaan. Number 5, Six-Day War, 1967. Pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng Israel at Arab countries noong 1948, nagkaroon ang mga partido ng kasunduang pangkapayapaan, at tanging Palestine lamang ang hindi pumirma sa kasunduang ito, dahil para sa kanila, sila ang agrabyado. Kaya noong June 5 hanggang June 10 ng 1967, inatake ng Israel ang Egypt at Syria na sinisilungan at tinitirhan ng mga napaalis na Palestinian upang sakupin ang West Bank, East Jerusalem, Gaza, Sinai Peninsula at iba pang mga lugar. Dahil sa digmaang ito, muli na namang napilitan ang mga Palestinian na maging refugee. Number 4, First Intifada, 1987. Nagsimulang manindigan ng pwersa ng Palestine sa kanilang karapatan noong 1987. Tinawag nila itong Intifada, isang Arabic word na ang ibig sabihin ay shaking off. Natapos lamang ang gulo noong 1993 nang magkasundo ang 2 partido sa Oslo Accords. Sa panahon ding ito, nabuo ang Hamas na hindi kumikilala sa Israel bilang estado. Sumiklab ang 2 intifada ng Palestine noong 2000 at nagtapos noong 2005 nang makontrol nila ng buo ang West Bank at Gaza. Number 3, 2008 at 2012, pag-atake ng Israel sa Gaza bilang ganti. Naging tahanan ng 2 milyong Palestinians ang Gaza matapos talunin ng Hamas ang karibal nitong Arab group na Fatah. Taong 2008, nang muling umatake ang Israel sa Gaza, tumagal halos ng 1 buwan ang marahas na palitan nila ng armas. Libo-libong sibilyan ang nasawi, kabilang na ang maraming mga sundalo. Sinundan ito ng panibagong sigalot noong 2012. Number 2, Operation Protective Edge, 2014.
Matapos ang palitan ng atake ng dalawang panig, nagdesisyon ang Israel na sakupin na ang Gaza at tinawag itong Operation Protective Edge. Tumagal ito ng 50 days na kumitil sa buhay ng halos 2,000 Gazans. Di tulad ng mga nakaraang alitan noong 2008 at 2012, ang ganting rocket fire ng Palestine ay tinarget ang mga malalaking syudad ng Israel. Natapos lamang ng namagitan ng US sa Egypt, Israel at iba pang malalapit na bansa. Number 1, ang krisis ng Al-Aqsa 2021 at 2023. Dalawang taon pa lang ang nakakaraan. Noong May 2021, niraid ng Israeli police ang Al-Aqsa Mosque upang mapaalis ang mga Palestinian sa East of Jerusalem. Kaya nagbunga ito ng 11 araw na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas na nagdulot ng maraming casualty. At nitong 7 ng Oktubre 2023, na sorpresa ang Israel nang sila ay atakin at paulanan ng libo-libong missiles ng Hamas. Nagdeklara naman ng State of Alert for War ang Israel upang gumanti. Libo-libong sibilyan ang sugatan, tinukot, nasira ang mga tirahan at napakaraming mga nasawi. Kaya itinuturing ito bilang deadliest attack sa kasaysayan sa loob ng isang dekada. Ayon sa military leader ng Hamas, umatake sila dahil sa matagal ng umiiral na barikada ng Israel sa Gaza, ang pagkimkim ng Israel sa mga lupang Palestino at ang mga diumanoy krimen na nagawa ng mga Hudyo laban sa mga Muslim, partikular ang naging pag-atake nito sa Al-Aqsa Mosque. Sinagot naman ito ng Israel ng kanilang Prime Minister na si Benjamin Netanyahu ng isang deklarasyon ng digmaan sa Hamas at hindi sa Palestine. Pero ayon sa iba, ang digmaang ito ay ayon di umano sa hula ni Nostradamus na mangyayari ngayong taong 2023. 7 months the Great War, people dead of evil doing. Ito ang linya sa isang hula ni Nostradamus sa kanyang sikat na aklat na Les Prophetes, o mga propesiya na naisulat ng ito ay nabubuhay pa. Sa taong ito ay inakala ng karamihan na ang hula ni Nostradamus sa digmaan ay patungkol sa digmaang nagaganap sa pagitan ng Ukraine at Russia. Pero nagbago ang ihip ng hangin nang pumutok ang balita tungkol sa digmaan at sagupaan sa pagitan ng Israel at Palestine. Hati ang opinyon ng mundo. May nagsasabi na ang matagal ng gitwaan sa pagitan ng Israel at Palestine ay isang agawan lamang ng lupain. Pero para sa iba, ang ginagawa ng Israeli sa Palestinian ay isang ethnic cleansing. At sa usaping digmaan, wala talagang panalo dahil ang lahat ay talo, lalo na ang mga sibilyang walang kinalaman sa digmaan na ang hiling lamang ay kapayapaan. Sa iyong palagay, sino ang dapat magparaya at ano ang solusyon upang matigil na ang digmaan sa pagitan ng Israel at Palestine? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!